Kasabay ng pagpasok ng bagong taon, kasama nito ang balitang pagtataas din ng SSS contribution. Bukod pa riyan, magkakaroon din ng mandatory provident fund para sa mga empleyadong may sweldong 20,000 pataas. Ang dating 12% ay magiging 13% na. Ano-ano ang mga benepisyong maaari mong makuha mula dito? At paano ito makaka-apekto sa iyo? Yan ang ating tatalakayin sa videong ito. Pero kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, para sa mga videong kapupulutan ng aral, travel ideas, tipid tips, at iba pa, maaari lamang na i-like, mag-comment sa bandang ibaba, at mag-subscribe para maging updated ka sa mga susunod kong mga videos. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Marahil ay narinig mo na ang balitang simula ngayong January 2021 ay magkakaroon ng SSS contribution increase. Ano nga ba ang basihan nila dito? Ito ay dahil sa Republic Act Number 1119-9 or mas kilala bilang Social Security Act of 2018 na nilagdaan ni Pangulong Duterte last 2019 na nagsasabing magkakaroon ng gradual increase ng contribution by 1% every 2 years starting 2019 hanggang sa umabot ito ng 15% sa 2025. Noong 2019, una nang nagtaas ang SSS contribution kaya naging 12% na siya. At dahil nga nasa batas na magtataas siya every 2 years ng 1%, kaya ngayong 2021 ay magiging 13% na siya. 4.5 dito ay ibabawas sa employee at dodoblehin naman yan ng iyong employer kaya 8.5 naman ang ibibigay ni employer. So, ibig sabihin, halimbawa, kung ikaw ay minimum wage na nagtatrabaho sa Davao, kung ang monthly salary mo ay 10,296, kung dati ang binabawas sa'yo ay 420 at si employer mo naman ay 840, ngayon magiging 472.50 na siya at si employer mo naman ay kakaltasan din ng 892.50. Pag ikaw naman ay minimum wage earner dito sa Manila at ang monthly salary mo ay 13,962, kung dati ang binabawas sa SSS mo ay 560 at si employer naman ay 1,120, ngayon sa bagong contribution magiging 630 na ang ibabawas sa iyo at si employer mo naman ay babawasan 1,190. Kung sa lumang SSS contribution, ang maximum hulog para sa employee, para sa mga empleyadong sumasahod ng 19,750 and above ay 800 at sa employer naman ay 1,600. Ngayon naman, para sa mga empleyadong sumasahod ng 19,750 at mas tataas pa, ang ibabawas sa kanila ay 900 at si employer naman nila ay 1,700. So ang tanong dito, bakit nga ba sila nagtaas ng contribution? Ayon sa kanila, meron silang dalawang rason. Una, para madagdagan pa ang buhay ng SSS. Siyempre, pag sinabi mong mas malaking contribution, ibig sabihin, mas malaking benefits na pwede mong ma-avail para sa mga current and future members and ng kanila mga beneficiaries. Pangalawa naman, para maponduhan yung increase na 1,000 pesos sa monthly pension since nag-increase nga sila last 2017. So kung wala pa nga kayong idea kung ano-ano mga benepisyong pwede mong makuha sa SSS, dito sa link na to na nasa taas ay yung ginawa kong video tungkol sa mga SSS benefits at paano ito i-avail. Bukod nga sa 1% contribution increase,
may dinagdag din si SSS at ito ang Mandatory Provident Fund na tinatawag nila or mas kilala bilang WISP or Workers Investment and Savings Program, Work, Invest, Save, and Prosper. For me, isa ito sa pinakamagandang ginawa ni SSS. Mamaya malalaman mo kung bakit. So, ano nga ba ang WISP? Ang WISP is a program that aims to provide SSS member a convenient and tax-free savings scheme for payment of benefits to members or their beneficiaries in addition to the benefits provided under RA 1199, otherwise known as the Social Security Act of 2018. So, ano-ano naman ang mga dapat mong malaman tungkol sa WISP? Una, safe, convenient, and tax-free individual retirement savings plan. Safe kasi syempre sa gobyerno ito, convenient kasi syempre si employer mo na ang magbabawas sa'yo at magbabayad sa SSS, and ang pinakamaganda talaga ay tax-free siya. Pangalawa naman, faster individual fund built up for employees because of the added employer share. Ito yung sinasabi ko sa inyo kaninang kinagandahan nito. Kasi itong si WISP, bukod doon sa binabayad natin ng contribution na tinutumbasan naman ng doble ni employer, ito yung additional. So, bukod doon sa normal contribution natin, may additional din tayong babayaran kay WISP, which is tutumbasan din ng doble ni employer mo. So, ibig sabihin, yung savings mo, tapos magdadagdag pa si employer 9 times 2. Ibig sabihin, kumikita ka na or naghuhulog ka na, may additional pa na savings or nababayaran si employer. Pangatlo naman, nasa batas din to. Nasa RA number 1199 or the SS Act of 2018. Pang-apat, ito ay professionally managed with skill, care, prudence, and diligence and designed to prioritize principal preservation. Sabihin nito, yung i-invest mo sa WISP ay i-invest naman ng SSS para tumubo at magkaroon ng interest. So, bukod doon sa contribution mo na dodoblehin ni employer, magkakaroon ka pa ng interest or tubo yung hinulog mo sa kanila. So, bilang isang membro ng SSS na may WISP, bukod sa SSS benefit na makukuha mo doon sa regular SSS program, plus SSS contribution mo sa WISP, plus meron ka ring earnings of your WISP contribution. Sino naman ang covered ng WISP? Lahat ng private sector employees, self-employed individuals, OFW workers, and voluntary members na, una, no final claim in the regular SSS program. Ibig sabihin, hindi ka pa nag-claim ng retirement claim, death claim, or permanent disability claim. Pangalawa, contributions in the regular SSS programs. And pangatlo naman, ito yung pinaka-importante sa lahat, a monthly salary credit that exceeds 20,000. Ibig sabihin, dapat yung sinasahod mo ay 20,000 and up. So, paano mag-register sa WISP? So, hindi ka na kailangan mag-register sa WISP. Kasi, once na yung salary mo ay nag-exceed sa 20,000, automatic na to ibabawas or kasama na siya na ibabawas sa normal SSS contribution mo starting January 2021. So, magkano naman ang ibabawas sa WISP? So, ito yung actual contribution table nila. So, kung sakasakali, yung actual range of compensation mo, let us say, 20,250 to 20,749.99, ang magiging WISP share mo ay 22.50 pesos, tapos si employer naman ay 42.50. So, nasa total niyan is 65 pesos. So, next naman, let us say, yung range of compensation mo ay 22,750
23,279.99, ang magiging employee share mo ay 135, si employer mo naman ay magbibigay ng 255 or may total na 390. Tapos ang pinakamataas naman, kunwari ang salary range mo ay 24,700 pataas, ibig sabihin 24,700 pataas kahit 100,000 pa yung sahod mo, dito ka pa rin magpo-fall. So ang EE or employee share mo ay 225 at sa employer mo naman ay 425 or a total of 650. Oh, isipin niyo na lang, 'di ba? Ibibigay mo lang 225. Tapos parang kikita ka na rin kasi bibigyan ka ni employer mo or huhulugan ni employer mo ng 425. 'Di ba? Ang laking savings na noon. Plus, kikita pa ito. Or ibig sabihin, itong 650 mo na buwan-buwan na hinuhulog, kunwari lang na nasa maximum ka, yung 650 mo, magkakaroon pa to ng interest or tutubo pa to kasi invest to ni SSS sa mga investment programs nila. So paano naman magkakaroon ng interest or tubo yung WISP contribution mo? So 75 ng contribution mo ay i-invest ng government sa risk-free government securities and 10 to 20% naman sa invest sa blue chip corporation. Kaya diyan tutubo or magkakaroon ng interest yung WISP contribution mo. So ano naman yung mga benefits or claims under ng WISP? So ito, members are entitled to retirement, total disability, and death benefits on top or in addition doon sa mga regular programs na provided ni SSS. So ibig sabihin nito, hindi dadagdag or lalaki yung sickness claim mo, maternity claim, or loan mo dahil nagbayad ka ng WISP. Para lang ito sa retirement, pag nag-avail ka ng total disability and death benefit. On top or in addition ito doon sa regular program ni SSS. Pangalawa naman, all claims under WISP shall be paid together with the SSS regular benefit. Ibig sabihin, once na nag-claim ka ng retirement or disability or death benefits sa regular SSS program, automatic isasama na or isasabay na yung WISP sa pag-process ng mga benefits na yon. Tapos, basis for benefit is the member's total accumulated account value, AV, at the time of the approval of the claim. Ibig sabihin noon, lahat-lahat na ng mga kasama interest na na-earned noong WISP contribution mo, isasama na once na nag-claim ka ng, let us say, ng disability benefit, death benefit, or retirement benefit. So baka magtatanong kayo kung bakit ngayon lang itong WISP or itong SSS Mandatory Provident Fund na tinatawag. Actually, medyo matagal na to. Noong 2014, mayroon ng ganito pero hindi lang siya mandatory. Ang tawag dito before ay SSS Peso Fund or Personal Equity and Savings Option, which is voluntary lang doon sa mga members na gustong maghulog or may kakayahang maghulog ng higit doon sa normal SSS contribution. Pero doon nga, doon sa voluntary provident fund na yon, ikaw lang, hindi kasama si employer mo. Ang kinaganda ngayon ay kasama na si employer mo. Tapos mas malaki pa ang ibibigay ni employer mo doon sa ibabawas sa'yo. So, yun yung kinagandahan niya. Kaya maganda talaga na merong ganitong program si SSS. Sa SSS, you can work, invest, save, and prosper. Para sa iba pang detalye regarding WISP at sa SSS, bisitahin lamang ang kanilang mga official page.